kababayan natin nagsusubaybay sa Qatarday News. Ako po muli ang inyong lingkod na si Shaira, nag-uulat sa mga nagbabagang balita ngayon sa Qatar at sa buong mundo. Ang Crescent Sighting Committee ng Ministry of Awfaq at Islamic Affairs ay inihayag na ngayong araw, May 23, 2020, ay ang huling araw ng Ramadan. At ang unang araw na mapalad ng Eid ay magiging sa araw ng Linggo. Sa Qatar, kamakailan lamang ay napagpasyahan ng mga otoridad na Estado na pansamantalang isara ang mga moske at suspindihin ang mga panalangin ng Kongreso bilang bahagi ng pag-iingat at pag-iwas na hakbang laban sa pagkalat ng coronavirus or COVID-19. Sa Pilipinas, naalarma naman ang ilan sa patuloy na pagpapabalik or pag-repatriate ng mga OFW pabalik ng Pilipinas sapagkat ito'y maaaring humantong sa isang pagbagsak sa bagong coronavirus disease na maaaring magtapos sa isang pangalawang alon ng pandemya. Ang His Highness Amir ay nagpadala ngayon ng mga cables of condolences sa HA Prime Minister para sa mga biktima ng airplane crash na pasahero ng Pakistan International Airlines na bumagsak sa Karachi. Hinihiling din ang mga mabilisang pagaling ng mga pasahero. Ang gobyerno ng Estados Unidos huli nitong Biyernes ay inakusahan na ang gobyerno ng China ay ginagawang imposible para sa US Airlines na i-resume ang service sa China. Inutusan din ito ang apat na mga Chinese air cargo na mag-file ng mga schedule sa paglipad sa United States government. Ang pamamahala ni Pangulong Donald Trump ay tumigil sa maikling pagpapataw ng mga paghigpit sa mga air carrier ng China, ngunit sinabi na ang mga talakayan sa China ay nabigo na makagawa ng isang kasunduan. Para sa daily news at updates, mag-login lamang sa www.qatarday.com. Ito pong muli ang inyong lingkod, this is Shaira, nag-uulat mula sa Qatarday News.